magsasalita na ho ako. Ayan! Hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng Peking gold bar. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko ho pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon, may patunay po, kasi po ako pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ho mahilig magbangko, ibinibili ko po ng gold bar, ng gold sa arangge, pa isa kalakalahating kilo, pa isa isang kilo, one fourth kilo, at marami pong magpapatunay niyan kahit pumunta po kayo ng arangge. Tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Bilibiran, no? Kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginturon, ay kung mga 20 kilo ho, ako ho'y bumili na. dahil gusto kong mag-invest sa ginto. So you know, ay tinutunaw at ginagawa kong pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinebenta ko rin po dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Ayun! Ganun po yun. Kahit i-verify nyo po sa arangke, lahat ng mga nagtutunaw ng ginturon, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit may very specific, isa sa pinakamalaking taga-benta ng ginto po dyan ay si Bobot Bilibiran. Ayan. Ayun no. Ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumita, may pera po ako at sobra, so mag-i-invest po ako sa gold. So kaya po yung gold bar na yun, madali pong, ang ginawa po nila, kinalkal po nila yung mga lumang litrato ko. Ako ay bata pa lang, ako ay talagang lahat ng klase ng paghahanap buhayan ay ginagawa ko. Okay? So, with sa pagpapala at malinis na puso, kaya ako ay pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po yun. So yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yung kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po. Pero yun po, itinago ko po sa email ko sa aking unang email. And nahack po nila yung aking unang Facebook, ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klaseng transaction ng mga gold-gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Pilex, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa arangke o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ganun lamang po.